Hi guys, it's me, Selfishy, and welcome back to my channel. For today's video, natin naman tayo sa laot para mag-handbag. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! So ayan mga idol, natapos lang nating mag-ariya. Bali, natagalan tayo dito sa pag-iikot-ikot dito sa laot. Dahil na napuntaan nating unang spot na target sana naming ariyan ay puro palutang pala yung doon. So, umalis kami. Naganap uli kami ng pwede naming mag-ariyan na safe yung ating lambap. At ito, finally, natatapos lang natin nag-ariya. Time check, it's now 3:33 in the morning. So, konting oras na lang ang ating hihintayin at iilarin rin tayo mamayang baliwanag. So ayan mga idol, bale sobrang aga nang alis natin sa bahay, alaw na pala umalis na tayo. Pero anong oras na tayo nakapag-ariya? 3:33 na. Talagang nakakaramdam na ako ng antok, sobrang antok na talaga. Kaya ang aga natin umalis kasi yung oras na tayo nakapag-ariya. Ilan na tayo? Magandang umaga po sa lahat mga idol. At ito, meron tayong nakukuha mga ilan-ilan na pirasong mga ipon. Yan, bali humila na tayo ng paliwanag. Sa mga hindi po nakakalam yung lambat na aming gamit, ito po ay lambat na panghipon o creep net. Huli po namin ay mga hipon at yung mga kasama ng hipon na nandoon sa ilalim ng tubig na ating babagsakan ay posibleng mahuli. Yan, halo-halo po yan. Mga alimasa, alupiang dagat, isda, at syempre yung ating pangunahing inuhuli, yung mga hipon. Bali, ang pinakamahal po dito sa ating mga hinuhuli ay yung ating mga hipon. Kaya maswerte kami kung mas lamang yung hipon at madami silang sunod-sunod na mga tinga o huli dito sa lambat. Kung mapapansin niyo po mga idol, itong paraan ng aming paghihila ay hindi sabay. Kumpara sa mga ibang pamalakayan na talagang dapat sabay humila yung nasa pataw at itong nasa tinggaan. Ito po sa trinklinet natin ay isa lang po yung hihila dito. Yung nasa pataw, yan si Oshinoko, siya yung hihila. Then ako naman po yung magsasampa ng mga tingga. Ayan. So isasampa ko lang po siya, hindi ko kailangan gumamit ng lakas ko or effort para hilahin mula doon sa ilalim itong lambat. Si Ocean na lang yung gagawa nun. At syempre, sinisigurado kong nakasalansan ng maayos tong ating lambat. Ginagawa ko dito kapag may mga huling hipon at ganitong may mga alimasag o mga lupiang dagat ay nilalagay ko sa bandang gitna o sa gawing taas yung ating mga hipon para hindi siya masipit ng alimasag. Kasi pagka nasipit ng alimasag yung ating mga hipon o yung ating isda, sigurado po yun ay reject na yun sa konsignasyon at hindi na yun mapapasama sa ating maibebenta o kikiluin nila. Yun ay mapupunta na lang sa ating pangulam. Pagdating sa konsignasyon po kasi ay sinosort ito. Kaya lahat ng mga reject ay hindi makakaligtas. Talagang matatanggal po lahat yun. Kasi malulugi naman po sila kapag isinama yung mga reject na yun. Dahil kung ikaw nabibili ng yung pang-ulam sa palengke, ay hindi mo naman bibili syempre. Di po ba yung reject? Ayan. Kaya kailangan talaga iwasan natin ma-reject sila dito pa lang sa laot. Kaya lahat sila ay napaka-importante. Kailangan ingatan natin na huwag masira or ma-reject.
para mapasama sa ating ibebenta. Ayan, nakakatuwa pa po dito mga idol. Sa tuwing tayo'y maghihila nitong ating lambat, ay talagang binibilang ko po itong mga hipon na to, kada piraso na naisasampa namin dito sa lambat. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi dito pa lang po sa laot, pagkatapos namin humila, ay alam ko na kaagad or na-estimate ko na kaagad kung ilang kilo yung hipon na aming nahuli. Dahil sabi ko nga po, yung hipon yung aming pinakamahal na ibebenta, o ito yung pinakamahal na presyo sa mga hinuhuli natin. Kaya talagang estimated na namin kung magkano ang abutin ng aming kikitain para sa araw ng paglaot na ito. Kaya ito pong paghihila ang pinaka best part at favorite part ko, dahil paghihila na ay napaka-exciting po talaga ng sa pakiramdam, kasi dito mo malalaman kung marami ba kayong huhulihin o walang huhulihin. Kaya talagang sobrang nakaka-excite, kasi alam naman po natin na sa ganitong pamalakaya o paghahanap buhay dito sa laot ay hindi natin batid at walang makakapagsabi kung meron ba tayong magandang huhulihin o pang-ulam lang ang ating mayuwi. Ayan, ganyan po kasimple ang isang buhay manging isda. Unti-unti na rin po nating na-adapt yung ganitong pamumuhay, na bagaman mahirap po talaga dahil buwis buhay po itong ginagawa natin na to. Dahil pagdating dito sa laot ay hindi natin alam kung ano ang magiging takbo ng panahon o ng klima dito sa dagat. Kaya sari-saring mga unexpected na pangyayari ang ating mararanasan sa bawat araw ng ating paglaot. Kaya lang, kailangan talaga ng sipag at syaga at panalangin na tayo'y laging safe at gabayan ng poong may kapal sa tuwing tayo'y papalaot. Ayan mga idol, against the light tayo, pasensya na. Sikat na si Aring Araw, kaya ganun. At yan, patapos na tayo. A few moments later. Mga idol, tapos tayo mag tanggal sa lambat natin. At the same time, naiyakit na rin natin yung lambat natin dito sa bangka. Ayan. Time check, it's now 8:57 in the morning. At ito yung mga dadalhin natin sa consignasyon. Ayan mga idol, ang ating nahuli para sa araw na ito. Sipag-sipag lang. Siguradong meron tayong kikitain o ibebenta. Ayan. Bali, puro hipon yan. Dalawang klase lang siya. Supo at yung ating mga suwai or yung tigas. Then dito sa kabilang timba natin, yan dito sa timba naman natin, meron tayong mga alimasag. So, purong alimasag yan, nadadali natin sa consignasyon. Nagdita na naman yun sa consignasyon para magpahilo. Butas yung maraming nito. Pagkakas pa pa naman agad eh. Butas ang ilas yung pinahipiras yung mga batang papakilo. Banda to. Ayun, ikaw magano pag ikaw mo papakilo, ikaw pag manista. Ikaw maglilista. So, pangkalagay natin dahil ng security pa rin tayo dahil nakakarating tayo ng consignasyon. Ibig sabihin, pag lubot ng consignasyon, mayroon tayong ibebenta. Ayun, tsaga-tsaga lang. Ngayon kahit paano, lumagbago na rin. Kita tayo. Right. Tapos magkilo na tayo.
Ating tigas. Dos, tres. So, ating tunay. Tunay. Salahat. Salahat. Dos. Ating beef. Dos, tres. Dos, tres. At yung ating small. Uno. Uno, cuatro. Uno, cuatro. Right, naka-apat na sabit tayo lahat. Dalawang sabit sa kipon at dalawang sabit sa alimasad. Ibig sabihin ng sabit, itong kada kilo na nakatrain. Yan. Yan. At tinuruan ni Oshino yung katibayan ng ating pagbibenta. Ang ating duplicate. Duplicate daw. Dos, tres, limang guhit, dos, tres, uno, cuatro. Ayun, okay. Chilek niya. Kinlaro niya mabuti kung parehas, kung magkamukha yung kabila. Barangay, ito yung... So yan mga idol, nandito na tayo ngayon sa bahay at pagkatapos naming galing lumaut, ito naman yung ating haharapin. Ayan, bali, may nakabang na tayong gagawin, magtutuhog tayo ng ating lambat. Dito naman, si Oshinoko. Kasalukuyan siya naglalagay ng tingga. Ayan. Dahil kailangan na natin magbago ng ating lambat. Meron na tayong papalitan doon sa ginagamit natin ngayon. Ito, mga iimayin pa itong mga to. Ayan, isa na naman pong napaka makabulong paglaot ang ating nagawa para sa araw na ito. Bagaman kaunti lang yung ating naging hulit, pero sigurado naman na sulit dahil may lalabasan natin dun yung ating pinangkonsumo. Tsaga-tsaga lang dahil pinaka-importante sa lahat yung makalaot tayo sa araw-araw at magkaroon tayo ng ganyang uli ay napakalaking bagay na. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga idol, sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aming munting channel. At kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing content na ginagawa namin ni Oshino, maaari lamang pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all. And see you to our next video. Thank you. Bye-bye.